Okay, so nandito tayo ngayon sa Talumpok. Ayan, to Mount Banoy, mga buddy. Tayo ay sisinsay din eh. Pero bago natin puntahan ang Mount Banoy, ay tayo ay may dadaan ng isang sikat na bahay. Itong way na to, mga buddy, ay papunta na sa Talumpok, Silangan. Nandito pa lang tayo sa Bakayan, sitio kanluran ng San Jose Sico. Aba, okay na nga pala yung tulay dito, mga buddy. Kasi last time na pumunta tayo dito, kailangan pa natin mag-detour. Pero ngayon, okay na siya, oh. Ayan. So, nandito na rin yung boundary ng Talumpok Silangan or yung Talumpok East. Ayan. Dati doon pa tayo umiikot eh. So ito na, mga buddy. Welcome to Talumpok East. Sisipag naman ng mga tao din eh. Ay talaga naman. So dire-diretso lang tayo kasi 2.7 kilometers mula dun sa tinigilan natin sa may San Jose Sico, yung layo ng pupuntahan natin itong bahay sa bato. So nagpatanghali talaga tayo, mga buddy, para mawala na yung fog, no? Kasi pag umaga ka pumunta dito, hindi mo rin masyado ma-appreciate yung lugar kasi natatakluban ng fog. At least ngayon maliwanag siya, no? Very clear. Good morning po. Punta po ako dun sa bahay sa bato. At saka punta rin po sa, siguro sa taas. So dito, kailangan ninyo na tumigil para sa inspection. Magla-login kayo dito. At mag-iiwan kayo ng ID, no? Pipicturean kayo para at least for the safety na rin ng ating mga pumapasyal dito sa Mount Banoy. Okay yun, ano? At least safe yung mga tao na pupunta dito. So ito na, simula na ito ng pag-aho natin, mga buddy, dito sa Talumpok East, na kung saan nga ay una muna natin pupuntahan ay yung bahay sa bato, then saka tayo didiretso sa mismong tuktok ng Mount Banoy. So last 2014 ko inakyat itong Mount Banoy, na kung saan ay mula doon sa kanto, doon sa may San Jose Sico, ay nilakad natin hanggang dito sa itaas. Medyo umuulan-ulan pa noon, mga buddy. So yun yung last time na nakakit tayo ng lakad. So ito na yung barangay lang Talumpok Silangan. Napakagandang lugar, no? Napakalinis. So nangangalahati na siguro tayo, mga buddy, dito kay bahay sa bato. So kakaiba itong bahay na ito, mga buddy, no? Kasi nakatayo siya mismo sa isang natural na bato. Ang linis ng kalsada. So ito na yung Sitio Banoy. Teka, nasaan ba dito yung ayun, nakikita ko na, mga buddy, ang bahay sa bato. Grabe, taas na natin, no? Alam ko may parking to eh. Kasi dati sa tabing kalsada lang. Pero sabi sa akin nung may-ari, meron na daw na designated parking. Hindi pa nga lang tapos. So ito, mga buddy. This way. Ayun, ang parking. Okay, so ito na. Nandito na tayo sa parking area. Meron din dun sa kabila. Ito. Tingnan natin. Ayan, pwede rin pala dito. Oh. Okay rin dito, no? Okay, so nandito na tayo, mga buddy, sa bahay sa bato. At ito nga, nandito na yung ating motor. Pinarking na natin dito sa itaas. So mula dito, maglalakad tayo ngayon paakyat dito sa trail na nandito sa right side ng parking area. Ito, yan.
So malapit lang naman itong lalakarin natin, kayang-kaya ng mga bata, kayang-kaya ng mga matatanda dito. At ayun nga dun sa may-ari mga body, ito ay ginawa nila itong bahay na to para bakasyonan ng kanilang pamilya, dahil sila nga ay mga malapit na itong mag-retired. Pero dahil nga sa kakaibang lokasyon, na-attract yung mga tao. So naisip nung may-ari na i-open ito. So every Saturday and Sunday mga buddy, bukas to, and walang bayad. Kung gusto nyo mag-donate, magbigay ng konting halaga para sa maintenance, ganun lang. So ito na mga buddy, ang paakyat sa bahay sa bato. Grabe, ang ganda. So wala pang 200 meters mga buddy, at wala pang 2 minuto tayo naglakad mula dun sa parking area. Ayan, meron na dito ginawang hagdan. And iyan na nga mga buddy, ang bahay sa bato. Wow, ang ganda. Good morning po. Good morning po. Kayo po si Ate Anchang? Opo. Ayun. Nakakatsak po ninyo yung may-ari. Opo. So ito yung pinaka entrance, ito yung pinakaharap sa kalsada pag galing kayo sa parking area dito sa bahay sa bato. Ikutin na natin mga buddy itong bahay sa bato na to, no? Sa wakas at narating din natin. So dito sa pag-akyat natin sa hagdan, so ilang bait ang ito, no? May mabubungaran tayong napakagandang wall painting. Ayan. Dagat, bundok, buhangin, puno. Ayan, may kwarto dito. Then dito may room din. At ito na. So kita mo yung mga batong yan mga buddy. Dito ito nakatayo sa mismong bato na to. At tingnan naman ninyo yung view. Akyat tayo dito sa sunod na palapag. Para ma-feel niyo talaga na kasama niyo ako sa pag-akyat. Wow. So may view deck dito. Tingnan niyo naman. Sobrang ganda. Yan yung mga kabahayan, mga buddy. At dyan tayo nakatayo sa mismong bato. Abe. Then dito, sa kabila, pag akyat uli natin ng hagdan, may another view deck siya. Ito naman. Ayan, meron dito ng lababo. May CR. Pwede ka magpahinga dito. Ayan, oh. Ayan. At meron pa nasunod na view deck dito sa spiral staircase na to. Ayan. Akitin natin. At ito na. Yung pinaka mataas na parte. 360 degrees na view mga buddy. So dito sa east, no? Dito ang east ata, eh. Makikita natin yung kabuuan ng Mount Baloy. Tapos dito naman yung Batangas City, Batangas Bay, Bawan, Mount Makulot. Then Mount Malipunyo sa Lipa, Mount Banahaw, kitang-kita rin mga buddy.
ito Tyson na to eh. Yung part na to sa Fortune. So, ganun kaganda ang lugar na to, mga buddy. Talagang perfect for ano to, for the family kung gusto niyo mamasyal at masaksihan yung ganda ng tanawin dito sa bahay sa bato. Literal po na nakatayo sa bato itong bahay na to. Okay, so magpalipad na tayo ngayon ng drone, mga buddy, habang wala pang masyadong malakas na hangin. Wala nang patumpik-tumpik pa, mga buddy. Paliparin agad natin ang ating drone para makita ninyo ang kinatatayuan na ring bahay na are. Ay naku po, ay kakalula naman talaga, mga buddy. Kung ikidudungaw doon sa view deck na yon. Ay ayon nga sa may-ari na si Sir Nick Heraldo, ang ginamit niya ditong poste ay 14, mga buddy. Talaga namang ganong katibay. At hindi lamang yung batong yan ang nakatayo diyan, kundi yung sa kahabaan ng bangin na yan, mga buddy. Eh talagang nandyan yung ganyang klase ng bato na napakaganda. Eh talaga namang 360 degrees view, mga buddy, ng Batangas ang iyong makikita pag ikaw ay nandiyan sa pinakataas na view deck na ring bahay sa bato. Ayan ang Mount Malipunyo, ang Mount Makulot, ang Batangas City, ang Batangas Bay, ay kainaman na, mga buddy, at ring Mount Banoy na ating aakyatin pa, mga buddy. Ang pagsaganda nga naman na ring bahay sa bato na rin ay talaga namang nakakahanga at nakakabilib. Aba, parehas lang ata yun, mga buddy. Ay shout out nga pala doon sa pintor na gumawa ng wall painting na si Dan Manalili, at kasama rin sa nagpintura ay itong si Alan Formasidoro na taga Talumpok. Ayan, shout out sa mga taga Talumpok. Yan naman ang kalsada papunta doon sa Banoy. Yan ako, pagkakaganda, mga buddy. Talaga namang anliahon pag ikay pumunta sa Mount Banoy. Pero gusto ko lang ipagyabang sa inyo na ito ay isa sa mga pwede ninyong pasyalan, mga buddy. Lalo na kapag Sabado at Linggo. Magbibigay lang kayo ng konting halaga bilang donation para sa maintenance ng bahay. Dahil aring nga, mga buddy, ay bakasyonan ng kanilang pamilya. Pero maaaring buksan nila ito para maging staycation na rin, mga buddy, ano? Inaayos pa lang nila siguro. Yan, napakaganda, mga buddy. Ay, kita nyo ganaman yan. Nakatayo mismo sa gilid ng bangin. Aring bahay na ari. At kita nyo, may barangay doon sa baba. Ayan. Naku, ang pagkakaganda naman, mga buddy, talaga na rin. Talagang kung kayo ay libre, ay puntahan ninyo ito. At tingnan nyo sa Facebook page ng Bahay sa Bato. Yan lang po, mga buddy. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin dini sa Bahay na Bato. At maraming maraming salamat din kay Sir Nick Heraldo.